Okay, so we're done with the funnels, measuring glassware's, reagent bottles. So we go to some accessories. Okay, so ito, this is a... Okay, so this is a lighter. To light the Bunsen burner. Be careful with fire. Alright, so this is a steering rod. Steering rod from the word itself. Pang steer, pang halo. Pang halo siya. Steering rod. Now, we have our cork borers. So ito, different sizes yung cork borers. So ito yung pinakamalaki, tapos pinakamaliit ito. So ito yung cork borers. Ayan siya. Ginagamit siya pambutas ng rubber stoppers. Speaking of rubber stoppers, so ito may rubber stoppers tayo. Sample ng rubber stoppers. So ito yung walang butas. Ayan. Ito siya. Tapos ito yung may butas. Ayan. Ay, natulag! So, ito yung may double, dalawa yung butas. So, may natulag tayo. Kunin ko lang. So, yun. So, rubber stoppers. And, of course, hindi mawawala to. Tada! So, ito yung test tube rack. And then, sa loob nito, of course, meron tayo test tubes. Most common one, this is where we test some, we do some testings, chemical testings. Ito yung test tube with rubber stopper, test tube rubber stopper, ayan. So ito yung, ano lang, ordinary test tubes. And then we have our boiling tubes. Difference niya, mas mataba yung boiling tube. And ito yung test tube, manipis. Well, this is a boiling tube, this is used for heating. Pwede rin naman siya, pero mas madali mag-heat dito kasi mas malaki yung surface area. And then this is a wooden test tube holder. Or merong metal na test tube holder, pero mas prefer namin tong wooden kasi pag wooden madali siyang kumapit and kapag nag-heat tayo, kasi ang metal's conductor ng heat, di ba? Ang wood hindi. So, mas safe ang wood. Yun nga lang, madaling rumupok. And then, this is a watch glass. So, ito yung size niya is, see? Medyo concave siya. Ito flat. Flat. Pwede kang mag-dry dito. Put mo sa oven tapos evaporate mo. So, for drying purposes siya. And to watch. Watch glass yan. Here are petri dishes. Petri dish. Ayan. Common siya ginagamit sa microbiology. Because this is where we do like culture and make some agar mula. Hindi, nagdito tayo gumagawa ng mga agar. So, pero kasi ako sa chemistry, ginagamit ko siya pag mag-i-issue ako ng mga ribbons. For example, magnesium ribbons. Okay, ito importante rin to sa lab, barbecue sticks. They call it here in Singapore as satay sticks. In chemistry, this is called a wooden splint. So, wooden splint, ilalight mo lang siya ng fire, tapos te-test mo for the presence of gas sa test tubes.
And then mortar and pestle. Ayan. Pangdikdik. This is for graining, di ba? Usually kasi may mga kailangan kang dikdikan ng mga materials. Like for example, may experiment for caffeine. Kailangan mo dikdikin yung caffeine. And, o kaya kailangan mo dikdikin yung mga namuumo na chemicals. So, yan yun. Of course, we have our weighing boats. So, this is where we weigh solid materials. We put it in a weighing scale first. So, weighing boats ang tawag dyan. So, kung may weighing boats, meron tayong tinatawag na kutsarita. Hindi. Spatula. Spatula ang tawag nila dyan. Ito pa isa, sample ng spatula. Ayan. Used for to transfer solid, to scoop, you know, to scoop solid chemicals papunta sa weighing boat. Ayan, ayan. Cute, diba? Pangtutuli eh. What else? This is a white tile. Dahil white siya, diba? Especially in titration, makikita natin dito yung color changes. We use this during testing for papers, for litmus paper, para mas visible at makita mo kung ano yung changes ng color. So, white tile. Then, we have our crucible. This one is a crucible cup. This one is a crucible lid. So, together yan. Yun yan siya. This is used for extreme heating of solid materials. So, ayan, ito ginagamit for solid particles. On the other hand, para naman sa mga liquid, pag gusto mo mag-evaporate ng liquid, so, ito yung evaporating dish. So, ang difference ng evaporating dish sa watch glass, ha, ang watch glass, air dry. Ang evaporating dish, pwede mong heat para ma-evaporate ng mas mabilis. Pero kasi minsan, mas maganda kapag air dry kasi pag with the use of heat, nasisira yung chemical composition niya. And then this is a pipe clay triangle. Ayan. Illuminati. So, pipe clay triangle, this is to support yung crucible natin kasi hindi natin malalagay siya basta-basta. So, kailangan natin ng support for crucible para pag nag-heat. Okay. This one, ostia. Hindi. This is a wire gauze. So, para homogeneous lang yung flame sa ilalim. Para dito, pag naglagay ka ng beaker or whatsoever, or ng conical flask, evenly or homogeneous yung distribution ng flame. This is a tripod. Nakapatong lagi yung wire gauze sa tripod. Tapos, yun. Ito act as support lang. Then, we have our delivery tubes. This is a right angle delivery tubes. Usually, pinapasok siya sa mga ganito. So, ganyan. So, pinapasok siya. Then this one, I don't know if you're gonna see this. This is a capillary tube. So, para siyang delivery tube, ang difference lang, sobrang nipis ng butas niya sa gitna. Tapos, may movement sa loob, yung capillary movement ang tinatawag. Sobrang dami na. I hope hindi kayo nabubore. And I hope na natututo kayo somehow kung ano itsura ng mga equipments, ng mga glasswares. Next, a pipette filler. Na tinatawag namin. May two kinds. There's a bulb and there's a piston pipette filler. Sa akin, mas prefer ko ang bulb kasi mas madali siya. So, ayan. Ito yung mga itsura niya, ha. Piston pipette filler, bulb pipette filler. See this. So, ganun. Last release na kaya. Okay, this is a gas jar. So,
meron kasing experiment na you're collecting gas. So, ito yung pang-collect. Ito, dito mo lang i-collect. Pupunuin mo siya ng tubig. Tapos, basta may certain experiment. I'll just gonna show you. Basta, pero ito yung itsura ng gas jar. Ayan. This is a beehive shelf. Ayan. Ito ginagamit siya doon din sa experiment. Dito pinapatong yung gas jar. Ayan, no? Tapos, di ba may pinakita ko sa inyo yung delivery tube kanina? Kasi yung delivery tube yun yung mag-i-introduce ng air papunta doon sa gas jar. So, papakita ko sa inyo yun sa experiment. Sa isang video ko, one time. Okay, next. These are crocodile clips. Okay, usually sa physics to ginagamit. Sa chemistry, we have experiments na electrochemical. May mga voltaic experiments tayo. In which may mga certain chemicals na nagpo-produce ng electricity, di ba? Kailangan natin to. Yeah, something important also is a stopwatch. Usually, we measure time. Ginagamit ng mga bata ay cellphone nila. Pag test, hindi allowed ang cellphone. So, kailangan mag-provide kami ng stopwatch. Okay. So, ito pa. Wait lang. We have our Bunsen burner. Ito yung Bunsen burner. So, connected dito yung gas. To control yung flame ng Bunsen burner. Ayan, dito. Sa ilalim. So, pag wala naman kayong Bunsen burner, pwede rin kayo ng spirit lamps. So, lampara. So, ayan. So, lalagyan mo lang siya ng alcohol like ethanol or whatever you prefer. Merong butanol or whatsoever. So, ayan. Alcohol lamp. Ito yung itsura ng alcohol lamp. This is a retort stand. Okay, so ito yung retort stand. Ito yung ginagamit for major support para sa mga clamps. This is a boss clamp na tinatawag. And of course to secure your glasswares or whatever na i-attach mo dito para secure sila, hindi sila nagagalaw. Ito naman yung burette clamp. Sa burette clamp, usually nilalagay namin. Tingnan nyo ah. So, ito yung burette clamp. Ayan siya. So, hinahawakan niya yung burette. Sa kabila is yung volumetric pipette. Kasi partner lagi yung dalawang yan. So, sa ilalim, yung ring with boss. Ito. Pero kasi meron akong ring, tripod na ring shape eh. Ayan. Para sa heating nito. So, konti na lang. Majority nice na nasabi ko na sa inyo. Okay! So, ano pa ba? Well, goggles. Usually, we wear goggles. Ayan. So, okay ba? So, usually, we wear goggles kapag may mga experiment kami, especially when we are burning something. Kasi kailangan mo ng protection sa eyes mo. Number one, protection sa eyes. Then, gloves. Then, you know, lab gown. Kaso ngayon, wala naman. So, mag-suting ko lang sa ramit ko kasi hindi ko kita. Hindi ko kayo kita, promise. So, next is this. Ito yung maganda. Ito, molecular sets ang tawag. Maganda siya kasi pag binuksan mo, there are beads inside and alam mo yung organic chemistry na pag pinagdudugtong-dugtong mo, carbon to carbon bond. Kunyari, bubuo ka ng methane o kaya ng methyl. So, may corresponding color siya. So, pwede natin siyang paglaruan one time. Meron akong mga konting equipments dito pero masyado siya mabigat para buhatin. Para ipakita sa inyo. So, I guess ituturo ko na lang siya sa inyo. So, wait lang ah. Dami ba? Ayun. Okay, so
Ito nga pala, ito. Ito yung hot plate steer. So ito ginagamit siya kasi may mga solutions kasi, or kunyari nagdi-dissolve ka ng solid sa distilled water. May mga solutions na kailangan ng constant o matagalang steering. Siyempre nakakangalay kapag tao, 'di ba? So ngayon kailangan mo siya. And usually kailangan mo din mag-introduce ng heat, kaya meron tayong temperature dito. So hot plate steer ang tawag sa kanya. This is the weighing balance. Ayan. So this is where we weigh solid chemicals using a weighing boat. Diba pinakita ko sa inyo yung weighing boat. Ito naman yung electromantle. This is where ito yung mas ginagamit ngayon para sa round bottom flask. Tapos ito naman yung vacuum pump. So yung diba nabanggit ko sa inyo yung vacuum filtration. So ito yung ginagamit para sa filtration. Ayan. Then we have some tubings here. Ito. So tubings, rubber tubings. So very useful diyan sa lab. Okay, so sana po nag-enjoy kayo sa video, and if I missed out something, please feel free to comment, and I need to know kung ano yung na-missed out. And also, kung gusto niyo pa makita yung mga susunod na videos, I'm gonna talk about measuring glassware. So tulad nito, I'll explain further kung paano mag-measure ng liquid dito. Kasi hindi lang siya basta-basta. So yun, so pagkita-kita po tayo sa susunod ko na video, and I hope you guys enjoyed it, and I hope na may natutunan kayo kahit papano, and welcome to my world. This is my world now, and ito na yung playground ko ngayon. Pero don't worry, mag-upload pa rin ako ng mga cover songs. So again, maraming salamat po. I hope to see you guys really soon. Kata. So problema ko po ngayon, paano ko lilinisin to?